proclaiming God's matchless grace and the blessed hope. This is Adventist World Radio, 88.5 FM. Isang magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ako po ay nagpapasalamat na umabot naman po ang ating pong oras sa ating pong pag-aaral, ang ating pong programa, Morning Devotional sa oras na ito. At kung ano man po ang inyong ginagawa, ay akin po kayong inihiling na panandalian po tayong magtuon, magbigay ng pansin at pag-aralan natin ang salita ng Diyos. Okay, ako po ay patuloy mag-aral tayo o magbasa ng ating pong devotional sa umagang ito. Hinihiling ko po ang lahat na tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa inyong panibagong buhay na inyong ipagkanaloob sa bawat isa sa amin. Sa magang ito, kami po'y mag-aaral ng inyong pong salita. Bigyan kami ng makalangit na kalaman. Manawaan at maintindihan namin, lalo tigit, may apply namin sa aming pong pang-araw-araw na buhay. Bigyan mo po ako ng makalangit na kalaman, maintindihan ang nais mo pong ipabatid at maipaabot sa bawat isa. Ito po'y aming hiniling sa pangalan ni Jesus. Amen. This is your Adventist World Radio. Sa umaga pong ito, mga kaibigan, gusto kong simulan ito sa akin pong karanasan at maliban siguro pareho tayo ng karanasan, mga kapatid. Mayroon po tayong tagapakinig dito sa loob, si Brother Donald, ni Pastor Arman, at saka ni Pastor Jefferson. Ewan ko kung naranasan nila nito na sa kanila pong siguro sa pag-aaral nila, hindi nila malimit na maiwasan na mayroon silang mga kaibigan at may tinatawag na tugpo-tugpo. Awan ko kung ano sa Ilocano ito. Yung tutuksuhin ka dahil nakita mo yung isang maganda, tatanong ka, "Uy, yun oh, maganda oh." Tapos yung isang kaibigan na kaibigan ng kaibigan mo, nung babaeng yon ay kasi gusto ka rin, kaibigan nga. So, tutuksuin ka doon. Uy, ala, may classic one. Uy, ala. Yan, si Pastor Arman. Uy. Malimit na nangyayari yung mga ganyan, mga kapatid. Una, magiging kaibigan kayo. At sunod nun ay siyempre, manliligaw na yung isa. Ay alam mo, at kung susuruin mo kung saan kayo nagsimula ang inyong relasyon ay dahil sa mga tukso-tukso. Ang tinatawag nilang tulay. Yan. Alam niyo sa akin pong karanasan, mga kapatid, hindi ko na po mabilang ang akin pong natukso na sila po talaga ay nag-asawa, Brother Donald. Talagang ang galing ko pong magtukso. Talagang awan ko kung ano sa Ilocano talaga yan. Ano sa Ilocano yan, Brother Donald? Yung tutuksoin mo, yung parang ilalakad mo yung isang tao na, oo, mabait yun. Oo. Hindi ko ma-pronounce. Pero, yun. Yan. Sa mga pag-ibig, mga ganyan, mga kapatid,
Kung tayo din naman po ay magtatrabaho, at alam niyo po mga kapatid, based sa aming pong karanasan, maganda pala talaga ang mayroon tinatawag na backer. Mayroon tinatawag na backer. Kasi may malimit na kung hindi ka lalo na pag malakas yung backer mo, ay pasok ka kaagad. So dito malalaman natin na napaka-importante din pala talaga ang backer. Sa ibang mga paraan, sa ibang mga sitwasyon, mga kapatid, like for example, yung tinatawag nilang first come, first serve, malimit na kung ganun pa rin, may, alam mo yung pagkilala mo yung isang tao, pag malakas ka sa kanya, kahit na una ka pa na nagpila, na una ka pa sa linya, basta kilala ka at medyo may dating ang pagkatao mo, yung tinatawag nilang special treatment. Ngayon umaga, mga kaibigan, mga kapatid, nais kong dalhin sa inyo na sa Biblia pala ay mayroon din, mga kapatid. At ito ay napaka-importante sa bawat isa sa atin na kung mayroon tayong tagapaggitna, okay? Yung gagamitin upang tulay, mga kaibigan. Alam nyo, sa ating lahat, mga kapatid, nais ko pong ibatid o ipaabot sa inyo ang Isaiah 59 verse 2 na tayo po lahat ay makasalanan. Hindi po tayo makakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos dahil po ang ating Panginoon Diyos ay banal. At talagang kung simulan natin kung saan ang galing ang ating pong mga kasalanan simula pa noong panahon ni Adan at saka ni Eva, una pa lang doon ay pinaalis at pinalaya sila sa lugar na yon, sa Garden of Eden, na kung saan doon ay tinatawag nating sagradong lugar, mga kapatid. Ngunit ang ating Panginoong Diyos ay may tinatawag na story of redemption. Katulad po ng ating pong iglesia, ang ating pong iglesia ngayon ay sangayon po sa ating mga previous na mga leksyon, mga kapatid. The church and the true education and the education about Christian, ay ang ating pong iglesia ay redemptive church. Hindi katulad ng ibang organisasyon, denominasyon, o iba, kakaiba yung ating pong iglesia. At ito'y sinasakupan ng ating pong iglesia ni Kristo o iglesia ng ating Panginoon, na kung saan ang ating pong Panginoon talaga ay humahanap ng paraan, naghahanap ng kung ano ang maidulot at maibigay sa atin upang ipanumbalik tayo sa ating Ama. Mismo ang ating Panginoon ang nagbigay ng isang mahagandang halimbawa na kung saan ang kanya pong anak ay ipinadala upang ikaw at ako, basta mayroon lang po tayong pananampalataya, ay siguradong magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Malimit sa ating pong karanasan, mga kapatid, managkakagawa tayo ng mga pagkakamali na minsan nahihiya tayong lumapit sa ating Panginoon. Hiyang-hiya tayo dahil napakarami tayong mga pagkukulang, napakarami tayong mga pagkakamali. Pero sabihin ko sa inyo sa umagang ito, mga kapatid, ang isinulat po ni Apostol Pablo sa Roma 5, Versikulo 8-11. In the first place, kastoy tikunana, but God demonstrate His own love toward us. In that while we were still sinner, Christ died for us. Sa kabila ng ating pong pagkakamali, pagkakasala,
isipin po natin ang ating pong mga kaisipan at imulat natin ang ating pong mga mata na tayo po pala ay isang makasalanan. Christ died for us. And verse 9, much more than having now been justified by His blood. Ang kanya pong pagsakripisyo doon, ang kanya pong pagbabayubay doon, ang kanya pong dugo na ipinatulo doon sa kalbaryo ng cross. By His blood, we shall be saved from the wrath through Him. Inari tayong ganap ng ating Panginoong Diyos sa pamamagitan ng dugo ng ating pong Panginoong Hesus. At ang napakaganda dito, mga kaibigan, mga kapatid, in verse 10. For if when we were enemies, tayo po ay mga talagang hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, we are considered nakaaway tayo. Ngunit ang napakaganda dito, ngunit ang tayo po ay mga kaaway pa ng ating Ama, we were reconciled to God through the death of His Son. Tingnan ninyo. Sa paulit-ulit nating ginagawa ang mga pagkakamali, consider na ikaw ay makasalanan, consider na ikaw ay isang kaaway ng ating Diyos Ama. But by the grace of God, by His mercy and His love for us, He died on the cross to the Son Jesus Christ. His death on His Son, sinabi niya dito, having been reconciled, we shall be saved by His life. Tayo po ay naligtas sa kanya pong buhay. At in the end, and not only that, hindi nagtigil doon, mga kapatid, but we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received the reconciliation. Isang napakagandang balita, mga kapatid. Ikaw, ako, tayong lahat. Sabi sa Romans 3 verse 10, at ito'y nakasulat, there is none righteous, none, not one. Ibig sabihin, mga kaibigan, lahat tayo ay may pagkukulang sa ating Diyos. Ngunit ang ipinahayag sa atin ngayon, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakamali, we are reconciled through the death of Jesus Christ through our faith. Mga kapatid, mga kaibigan, minsan sa ating pong buhay malimit na ang ating pong pakikipagrelasyon sa Panginoon ay patay-sindi. Dahil po sa ating pong kaanyuan na bilang tao, nahihiya na tayo. Nahihiya na tayong lumapit sa Diyos dahil po sa bigat ng ating mga kasalanan. And that is our nature. Minsan, dahil sa ating pong panlalamig, sa ating pong pananampalataya, nahihiya na tayo pumunta ng simbahan. Pumunta ng gimong, maki-attend sa gimong. At mahirap na rin pumansin sa mga tao na nagmamahal, nagpapakita sa atin. Dahil mismo din sa ating mga ginagawa. But I would like to tell you this morning, ayayatin tayo ni Apo Diyos. Ti parabor kin grasya na intid na kada tayo. Umunno sika ken syak uray pa'y kinarugit tayo. O anyaman ti basol tayo. When ayayatin tayo ni Apo Diyos. What we need to do is, we need to accept that we are all sinners at kailangan natin ng ating Panginoon. Tanggapin natin sa sarili natin na tayo po ay mahina, ang Panginoon ay malakas. Ang ating pong pananampalataya ay
hindi consistent, but ang ating pong Panginoong Diyos, ang pag-ibig niya ay patuloy. Ikaw ako nakakaranas ng hindi magandang karanasan sa ating pong buhay na minsan tayo po'y napapalayo sa Panginoon. Pero sasabihin ko sa inyo, ikaw at ako, tinatawagan ng ating Panginoon. Gusto kong tapusin ito, mga kaibigan, mga kapatid, sa panawagan ng ating Panginoong Diyos sa Revelation chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. And if anyone hear my voice, I will come in. And I will sup with him. Ang ating Panginoong Diyos ay kumatakatok sa pintuan ng inyong mga puso. Nawa, bigyan natin ng pagpaunlak, nabuksan natin ang ating puso, papasukin natin siya upang ikaw at ako muli magkaroon ng relasyon. Dahil ang ating Panginoong Diyos ay naging tulay sa ating pong Ama na wala tayong karapatan. Wala na tayong mukhang iharap sa Kanya. Ngunit sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang anak, ikaw ay binigyan ng pagkakataon. Maranasan muli na tawagan tayong anak na babae at lalaki. Maranasan natin ulit ang pagpapala ng Diyos sa pamamagitan ng ating pong mahal na Hesus sa Kanya pong pag-ibig sa atin. Kaya sa umagang ito, aking pong dalangin na ikaw, huwag mag-atubili. Isuko ang ating pong buhay. Ilapit muli ang ating pong buhay. Ang sabi niya sa Job, ang ating Panginoong Diyos ay Panginoon ng maraming pagkakataon. God is a God. Our God is a God of our second chance, mga kapatid. Bibigyan tayo ng panibagong buhay, panibagong pananaw, basta lumapit lang tayo sa Kanya. I hope na ikaw ay pinagpala. I hope na ikaw ay magpaunlak sa imbitasyon ng ating Panginoon. Come, buksan mo ang iyong puso at ako'y papasok muli sa inyo. Marami pong salamat. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pag-ibig sa kabila ng aming pong mga pagkakasala. Patuloy na naranasan namin na kami po'y lumalayo, ngunit ikaw patuloy na lumalapit. Patuloy na nanghihina ang aming pananampalataya, ngunit ikaw ang nagpapalakas nito. Salamat Panginoon Diyos sa umagang ito na aming aral muli ang inyo pong banal na salita na kung saan sa kabila ng aming mga pagkakasala, sa kabila ng aming mga pagkukulang, ikaw ay mapagmahal na Diyos, mapagpatawad na Diyos, mapagbigay na kung anumang mga pagkakataon sa amin. Kaya maraming salamat. Patawarin kami at linisin kami. Dahil ito po'y aming hinihiling sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. This is Your Adventist World Radio. Gusto ko pong magpaalam, mga kaibigan, mga kapatid, ang inyo pong tagapagsalita sa Impapawid, Pastor Dan, nagsasabi, mapalad ang nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos dahil ang kanyang pagparito ay malapit na. And the Lord will bless you. This is your servant.